almost 5 years ako nag-aalaga ng blaka. Pero siguro nung bata pa kami, may mga alagaan din yung mga lolo at lolo ko sa father ko. Kaya pamilya na ako sa pag-aalaga ng blaka. Ngayon lang ako talag full time. After 15 years po na nag-service po ako sa isang company sa FCIE as a QA supervisor, hindi naman po, tinukon yung pangyayari, namatay po yung mga magulang ko. Kaya po nag-decision po ako na mag-resign. Then after that, mag-alaga na po ng kayo. At the same time, mabantayan ko po yung mga iniwang harian ng aking mga magulang. Sa kabuuan po ngayong time na to, nasa 15 heads po meron ako. Pero bago po ito, meron na po nakapagbenta na po ako ngayon this year na almost 9 heads. Sa mga beginners po, talagang wala pa po kayong knowledge sa pag-aalaga ng baka, siguro mas maganda po take off nyo sa mga 3 to 5 heads muna. Siguro kumuha po kayo na medyo nasa mga weight po ng 100 to 110 kilograms ang piliin nyo pong alaga. Tapos piliin nyo po yung magandang breed ng baka. Sa ngayon po, gaya po ng inaalagaan ko, may promo breed na sinasabi nilang yung Brahman. Tapos meron din po naman isang breed na parang crossbreed na siya eh. Makikita naman po yung pag yung mag-aalaga ng baka, magkalang lang po sila, malalaman po nila kung talaga ano po yung magandang alagang baka. Siyempre po sa pagbili po ng alagaing baka, kailangan tingnan po natin yung katawan po niya. Kailangan po makikita natin na may tendency talaga siya lumaki, kasi meron pong baka, sabihin sa term namin, ginagamit namin yung tagalugin, masyado pong maliit, masyado lahi nun. Sana piliin po nila talaga yung medyo may lahi. Hindi po, meron po kami nabibiling baka na ang halaga nasa mga 20,000, meron din po nasa mga 30,000 and above. Siguro sa rough estimate natin na lang, sabihin na natin na in 3 months, pwede kang kumita ng 10 to 15,000. Siguro po dati nung hindi kami gumagamit nga ng atobin, yung type ng vitamins na yon, siguro, that time siguro mga 5,000 lang. Sabi ko nga kanina, naging increase to 15,000. Ang iba po, dinadala ko po sa Lemery, doon po sa bentahan talaga sa Lemery. Tapos meron din po sa bayan ng Alfonso, sa Luxuhin, meron din pong pinagbebentahan doon. Pero talaga po, isang po kailangan ng mga yung nagbebenta po ng baka, sa slaughterhouse po, dinadala ko rin po yung alaga ng baka. Kasi po sa amin po ngayon, kami po mga mag-aalaga, kahit po yung nakatayo ang baka, meron po kaming parang system na ginagamit sa Tagalog o tinatantya namin. Ang baka po, pag na almost nasa mga 250 kilos and above, doon po na kami nagbebenta. Ang equivalent amount po sa pera, nasa mga 50,000 and above na po. Yung pong atobi, in-introduce lang po sa akin siya ng isang veterinaryo na kaibigan po ng aking mother. Siya po ang nag-introduce sa akin yung atobi. Then after a while, na ginamit ko nga po siya, nakita ko po yung difference niya sa... Siyempre, may existing vitamins na rin po ako, tapos sinagdang ako po ng atobi. Nakita ko po yung difference. Talaga po nag-i-increase yung mabilis yung paglaki niya. Dati po, almost 9 months bago po makapagbenta ng baka. Pero paggamit po ng atobi, misan 3 months lang, up to 6 months, ibebenta ko na po yung baka. At the same weight na may maintain ko na lang sa nang 9 months. Para talaga nag-decrease yung aking growing period. Kasi naka-indicate naman po din mismo sa pan ng atobi eh, kung paano po gagawin. Siyempre, ang ginagawa ko na lang po, dahil yung po minsan naka-indicate doon, minsan ini-increase ko po ako ng konti. Kasi para pa mas effective siya. Wala, nakalagay para po naman sa vitamins ay wala pong overdose. At the same, damihan mo siya, mas mabilis ang laki ng baka. Sa akin po, sa observation ko po, after nang gumamit nga po ako ng atobi, nakita ko po naman na nakaganda sa pag-aalaga ng baka ko. Mas mabilis po siya lumaki. At the same time, yung pong disease na encounter ng iba kong alaga, hindi po sa kanila. Kasi ang ginagamit ko po lang ng atobi, yung mga pattern na po, yung mga inahin ko po, malita dosis lang po binibigay ko sa kanila. Kasi pag po tumaba masyado yung mga inahin baka ko, baka po hindi sila manganak. Kasi ang tendency po talaga ng atobi, tumaba po ang alagang baka. Ang ginagamit ko po sa malalaking baka, 2 tablespoon. Pero doon po sa mga maliliit na baka, almost 1 tablespoon lang po. Tapos sa mga inahin ko po, minsan half lang po. Kasi nga po, pinaprevent ko naman tumaba siya na sobra kasi baka hindi siya manganak. Sa ngayon po, na after nga po gumamit ako ng atobi, wala pa po nangyayari sa akin. Siguro po yung pang nangyayari, yung mga misan, nagagasgasan lang sila, kalilikutan ng baka. Pero hindi po dahilan sa kanya. Kasi nangyayari nga po, pag gumagamit tayo ng atobi, yung strength niya tumalakas din. Tapos yung siyempre, yung kanyang paglaki mabilis. Misan magiging malikot siya, kasi tendency talaga ng mga partner. Pag malalaki na siya, malilikot na sila eh. Unang-una, tangkilikit po natin yung produktong atobi. Tapos sabi ko nga po, pag po nag-aalaga ka ng hayop, dapat po, isang puso po natin. Hindi po pwede pong iiwanan po natin siya after, babalikan natin sa hapon na lang. Hindi po pwedeng ganun. Talaga po kailangan, bantayan po natin sila, alagaan po ng maayos, para po tayo nag-aalaga ng sarili nating anak halos, para pong ganun.
Sa simula pa lang po, hindi na po kundi ko po naisip yun. Dahil ang will ko po talaga, maparami po yung alaga naming hayop. Yun po talaga ang pang ko. Kasi nakikita ko naman po sa mga kasama ko rin mag-aalaga ng baka. Talagang dumadami na po, almost 100 heads, 50 heads. Nakakaya po na i-maintain yun. Kaya po, parang benchmark ko sila po. Nagkatanong ko sa kanila kung paano ako mapaparami. Nakikita ko naman yung mga idea nila. Adaptable naman sa akin. Ginagawa ko rin po. Yung may formulation po kaming ginagamit. Ang ginagawa ko po ngayon, gaya po ngayon, meron po kaming gumagamit po ako ng commercial feeds. Dalawang klase po yun. Tapos gumagamit din po ako ng tinatawag namin kuno na galing sa rice bran. Galing sa palay. Apo. Tapos meron din po akong ginagamit na yung kasama ko po yung atubi. Tapos gumagamit din po ako ng molasses at the same time. Pag ang composition ko ng feeds siguro nasa mga 3 to 4 kilos ng feeds, tapos plus atomy din at water din sa molasses, siguro mga sabihin na natin nasa mga 1.5 kilo ng molasses. Siyempre po sa lahat po naman ng papasuking negosyo o namang bagay, medyo dadaan po sa pag-research, medyo may counting failure po. Pero after a while po, natutunan ko po naman ang paggamit ng mga vitamins at the same time, nag-i-inject din po ako ng vitamins din. Tapos yung mga pampalang kakasakit sila, marunong na po ako mag-inject nun. Nag-aaral na rin po ako sa mga kasama ko, napatuloy po ako nun. Pinaka-tip po sa kanila, kung pipili po sila ng baka, malalaki po ang tainga, mahaba ang tainga. Kasi po mataas po ang lahi nun. Thank you rin po sa inyo po. Maraming po salamat.